Bakit namumuti ang buhok? Maliban sa pagtanda, ang sabi niyo ay kulang sa pera at romansa, konsumisyon, laging nakasumbrero, natutulog na basa ang buhok, at pag nag-ponytail habang basa ang buhok, o pag binunot ang isang puting buhok, lalo pang dadami ito. Dito sa roots ng hair, merong melanocytes at melanocyte stem cells. Sila ang nagbibigay kulay sa buhok natin, at pag wala sila, walang kulay ang buhok natin. Ang pagbunot ng puting buhok ay walang kinalaman sa pagdami nito. Pag isa lang ang binunot mo, isa lang din ang babalik. Hindi yan magkakaroon ng kambal. Ganon din pag may binunot kang black hair. Kumakapal ba ang buhok mo pag binubunot mo ang black hair mo? Di ba hindi? Wala rin kinalaman ang konsumisyon, pagsuot ng sombrero, pag ponytail habang basa ang buhok at pagtulog na basa ang buhok. Paano naman pag kulang sa pera at romansa? Pwede siguro natin i-associate ito with stress. Pag-stress ka, umaakyat ang stress hormone na norepinephrine. Pag consistent na mataas ito, pinapabilis nito ang degradation ng melanocyte stem cells, kaya pumuputi ang buhok. Kaya siguro may mga teenagers pa lang, nagkaka-white hair na. Paano naman yung mga elementary pa lang, maputi na ang buhok? Baka may nutritional deficiency tulad ng vitamin B12 deficiency. Baka di pala sila mahilig sa karne, itlog at gatas. Kung ganun, idagdag lang ito sa diet. No need for supplements. May uri naman ng vitamin B12 deficiency na dahil sa pernicious anemia. Ito ang sakit kung saan kulang ka ng intrinsic factor. Ito ang kailangan ng katawan para maabsorb ang vitamin B12. Ibang sintomas ng pernicious anemia ay fatigue, headaches, chest pain, at pamumutla ng balat. Paano malalaman kung ang vitamin B12 deficiency ay dahil sa poor diet o pernicious anemia? Magpakonsulta sa doktor. Ang vitamin D3 deficiency at copper deficiency ay pwede rin magbigay sanhi sa maagang pagputi ng buhok. Vitamin D3, pwede mong makuha to sa yogurt, milk at tuna. Copper, pwede mong makuha sa oyster, patatas, sunflower seeds, asparagus, tofu at chocolate. Reversible pa ba pag pumuti ang buhok? Pwede mo pa bang ibalik ang dating kulay ng buhok mo? Pag nasa lahi nyo na talaga ang maputing buhok, mahirap itong iwasan at hindi na reversible. Pero kung may iba kang sakit na nagbibigay sanhi nito tulad ng mga nutritional deficiencies na nabanggit ko kanina, reversible pa ito. Iba pang sakit na pwede magbigay sanhi sa pamumuti ng buhok ay hyperthyroidism pag overactive ang thyroid, hypothyroidism pag underactive ang thyroid, at vitiligo. Ito ay sakit kung saan sinisira ng katawan mo ang melanocytes, kaya nawawalan ng kulay, ang balat, at pati na rin ang buhok. Pag ikaw ay naninigarilyo, meron ka namang 2.5 times increased risk ng maagang pumumuti ng buhok. Kaya kung ayaw ng white hair, huwag ma-stress, huwag papagutom, at huwag manigarilyo. Ligtas ang may alam. Hanggang susunod, take care!